Hello guys, good morning po. Ngayon po ay araw ng Linggo at nagkaroon nga kami ng session sa online class ngayon na isasagawa. Dahil sa susunod na linggo, sa mga susunod na araw ay magkakaroon na kami ng regular online class ngayon. At ito ay pang-apat na session na ginamit namin. Ang kadalasang ginagamit ay ang Zoom at saka Google Meet. At nagkakaroon ng kumustahan, anong sitwasyon, anong kanila mga learnings ng aming mga kapastudyante, no? At dahil sa kasalukuyan ay meron pa rin hinaharap na pandemic sa ating panon. Kaya kanina ay nakatanong kami kung saan lugar, kung ano ba ang sitwasyon. Yan po ngayon ang napag-uusapan sa unang linggo ng online class. Kasi naalam kung capable ba lahat ng estudyante na magkaroon at makapagawa na makapag-comply sa tingnan nila, magkakaroon talaga ng ganitong sitwasyon. Pero habang hinihintay pa yung mga possible na mangyayari, sana nga ay kung hindi man magkaroon ng face-to-face ay makasabay ang mga estudyante na pagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Kabilang nga tayo dyan at malaking adjustment po yung ginawa, yung nangyayong panahon na to dahil kailangan na makasabay. At kagaya nito, ang kadalasan na ipagtatanong ay kung ano ang gamit na device ng mga estudyante. Ang may ilan ay gumagamit ng data. Naglo-load lang. Minsan, mahinang signal dahil sa lugar na kanilang kinaroroonan. Meron din naman na mahirap makakonekta dahil sa sobrang bagal din ng internet connection. At magkakaroon din ng module para bawat isa ay makasabay. Hindi naman ang buong oras na allotted sa isang subject ay uubusin sa pamamagitan ng online. Kaya naman, magkakaroon ng konting tipid na rin dahil kung uubusin yung buong oras na yun, kung meron kang subject ng isang araw o di kaya dalawa sa isang araw, yung pera mo na 50 pesos, 50 pesos, 70 pesos na pang-download mo para ka ay makasabay sa internet connection, malamang ay ubus na yun dahil sa application na ginagamit na sadyang malakas ang paggamit. Kaya ito po ngayon ang new normal sa panahon natin ngayon, ang online class. Sa sitwasyon ngayon, ang laging sinasabi, lagi tayong manatili sa bahay at alagaan natin ang sarili para huwag tayong tamaan nitong pandemic. At syempre, we hoping sa ganitong sitwasyon ay hindi na po madagdagan yung mga kaso ng COVID-19 dito sa atin sa Pilipinas at hindi lang naman po sa iba't ibang panig na ang mundo. Kaya po sa mga kagaya natin na nag-online, malaking adjustment po ito at patuloy tayong umasa at sana magkaroon ng bakuna para makapagpatuloy ang ginagawa natin. At sabi nga, let us pray na makaisip ang ating mga scientists ng bakuna para sa gayon ay hindi na tayo magkaroon ng takot na lumabas at maging ligtas pa rin. Kung tutuusin, ano man ang mahawakan mo ngayon, hindi natin masasabi kung safe, kung may virus ba o anumang bagay. Ang pinakamahalaga na ating gagawin, una ay manalangin sa Panginoon na sana ay maingatan tayo at huwag tayong madapuan ng ganitong klase ng sakit at hindi rin tayo maging problema pa o magiging alalahanin pa ng ating mga mahal sa buhay. Kaya po, magandang araw po sa inyong lahat. Have a nice day.